Good morning, mga langga. Ari ako subong sagwa. Kaya ginsugo ako sa ako ni ugangan nga mabakal sang rice. Grabe ka, lapsi on sa itsura ko ba? Kaya wala kami sang rice. Maluto siya bisang RD umplutes. Or yung bell pepper nga gimbutangan sang karne. Nga may amistikat or mix nga rice kag mga vegetables. So, baklan ko siya pero hanbal niya sa ako. Diri ako mabakal sa may mura nga store. Kaya mabakal man ako sang apple and banana. Kailangan ko magmadali kayang ako nga Junakis. Nakatulog pa man to. Hindi lang mga fruits and vegetables yung binibenta sa store na ito. Meron din silang mga biscuits, tinapay, at iba pang condiments na kailangan sa pagluluto. Ito na yung kinuha kong rice, 1 kilo. Then, kumuha na rin ako ng green apple and red apple kasi same lang naman sila ng presyo. Atay, lapian, fruits. Nakalabas na ako mga langga. And ito na yung aking dala. Isang pungga. Then, bumili na rin ako ng strawberry or kapsyune. Kasi, mura lang siya. I don't know kung season nga ba ngayon ng kapsyune or strawberry. Pero it's good kasi, masarap kumain ngayon ng prutas. At magmadali na tayo. Kasi, ang aking Junakis, baka umiyak na yun. Outfit papunta ng tindahan. Walang supply-supply yan. Tapos siguro naman panyaga, igwa ko ang akon nga bata. Ilagaw-lagaw naman siya or ako lang sa my part. Timing man nga pagpuli ko is nagbugtaw na si Indayan na kag very happy gina siya ya every time nga makita iya ang iyang nga nanay. Kay pareho kami sina itsura, o diba? Dali-dali muna akong nagsampay dito kasi si Indayan is hindi umiiyak, so I grabbed the opportunity. Tapos yung aking biyanan is nagluluto siya ng aming foodie for today. Yata, mami! Tawang-tarog ka! At ito na nga, nakapagbihis na si Indayana para sa pagpunta namin sa park. Nandito na kami ng aking Junakis sa labas. And wala kami dalang stroller. Ihatid lang daw ng aming tatay yung stroller dito sa park. 2 months old pala ito si Indayana pero parang tigulang na. Kanami isang hangin. Onde la tati? Nandito na yung aming stroller na dinala ng aming tatay, pero umalis din siya kasi masama yung pakiramdam ng aming tatay. So, ilalagay lang namin dyan si Indayana and magro-roaming around kami. Every time na nakakita ako ng magagandang flowers like this, tulips or lalele, nagsa-stop over talaga kami. Dapat na natin, Indayana na! Isa ito sa mga garden na super ganda during summer dito sa amin kasi nga merong nakalagay or nakadisplay na gulong ng sasakyan na ginawang mga cartoon character figure. Alam nyo ba na matrabaho yung ganitong gawa? Ito pala yung business ng kaibigan ng aking asawa at before is doon ako nagkatrabaho sa kanila kaya alam ko kung paano gawin ito. At ito pala yung mga niluto na pagkain ng aking biyanan, meron yung chorba at itong RD umplutes na sinasabi ko sa inyo. Malaki talaga yung kitaan sa ganitong business, especially kapag summer kasi maraming umu-order sa kanila and mostly nilalagay talaga sa mga garden at sa mga playground ng mga bata. Yung mga sinampay ko pala early is nagmala na lahat kaya naglaba na lang ako ng mga damit ng aking anak at dito ko na rin nilagay. Yung kulay violet pala na damit is galing yan sa Nasha or ninang namin. Then ito naman is galing sa kapatid ng aking biyanan. At ito na lahat yung mga damit ng aking anak na aking nilaban. Natapos ko nang isampay. Hindi na maaninag yung daan kasi nga may mga dahon na yung mga kahoy kaya natatabunan na at super tahimik talaga dito kapag...